Hello guys and what's up sa inyo? It's JC. Kamusta kayo mga ka-itlog? At alam ko larong-laro na kayo, no? Mga solid ka-RRPS. So today, magbibigay lang tayo ng mga opinion at ng mga tungkol sa issue, no? So today, isaan muna akong bias ngayon dahil nasa RRPS ako at na-worth niya ang aking time. So magbibigay na lang ako ng opinion dito about sa kabilang server, no? At sige, try nyo akong i-dislike. So para malaman natin kung gaano ba karami ang makikitid ang isip. At malalaman natin kung gaano ba kalawak ang iyong pag-iisip. Unang-una po sa lahat, no, kahit ako, kung maglalaro ka ng GTA 5, no, online, gumagamit pa rin sila ng Discord para sa management at sa rules, no. At hindi mo masasabing roleplay kung wala kang Discord at wala kang a-applyan at wala kang rules. Okay? Hindi siya tawag na roleplay, okay? GTA online, parang ganun, parang GTA 5 online, di ba? So, ayun, balik tayo dun sa issue. O, unang tanong ko sa inyo, hindi ako nakikipag-away sa inyo. Unang tanong ko lang sa inyo at sagutin nyo sa baba, ano, sa comment section. Tama ba namang DDoS kayo ng server, no? At sirain ang server, no? Ng kabila at ipagmalaki na nag-DDoS ka. Yun yung una kong tanong. And then, ito ang masasabi ko sa iyo. Sa tingin mo ba good influencer ka? Kasi ikaw kayo yung leader eh, no? Kayo yung leader. So, paano kayo tutularan ng mga player nyo kung ganyan ang attitude nyo? Diba? Gets ko. Kasi yung ganyang pamamaraan ng marketing is ang trash, no? Ibig sabihin yun, hindi nyo kaya mag-hard work. So, pag nanakaw na yun, no? At, kung gusto nyong mahigitan yung RRPS, gumawa kayo ng bagay na may improve nyo yung laro nyo. Hindi yung mas iniintindi nyo yung makasira kayo ng ibang server para sa inyo mapunta. Na hindi nyo pa nga naaayos ang inyong server eh. Diba? Hindi nyo pa nga nako-complete, hindi nyo pa na-accomplish. Diba? Yung RRPS is parang beta lang to, sa totoo lang, dahil lumago lang ang RRPS, no? At kung talagang kaya nyo higitan, no? Kung kaya nyong higitan ang ginagawa ng aming mga developer at aming mga admin at helper dito sa game, dapat nag-hard work kayo, 'di ba? Nag-hard work, hindi yung maninira kayo para mapunta sa inyo yung server. Eh, hindi pa naman fix yung server niyo, eh, 'di ba? Dapat 'yun yung inuuna nyo gawin kung paano kayo ma-improve kaysa sa manira ng ibang server. Paano matutuwa sa inyong mga player niyan? 'Di ba? Kahit naman ako, kahit sabihin mo na maganda yung graphics niyo, maganda yung game niyo, kung ganyan yung pamamaraan ng inyong marketing, hindi ako sasali, no? Hindi ako sasali. And 'yun nga, mabalik tayo dun sa attack, no? Alam nyo, no? Nakakaawa yung ganang attitude, no? Kasi para kang plastic na nandoon ka sa server tapos may gagawin kang atake, no? At hindi ka pa rin talaga umaalis doon sa mismong server ng RRPS sa Discord, no? At try mo sampalin yung mukha mo, no? Kung gaano ka kapal, no? Kasi ito lang eh, may mga batang sumasali sa inyo, 'di ba? Alam ba ng mga bata kung ano yung pamamaraan ng marketing nyo? No? 'Di ba? More on focus kayo doon sa kung paano kayo makasira eh, no? Ang mga admin namin focus doon sa mga reports, bugs at sabihin na natin ang daming bug pa ng ating RRPS, pero 'yan yung pina-process ngayon. 'Yun yung inaatupag ng mga helper at ng mga developer at ng mga admin namin dito, no? 'Yun yung inaatupag ng mga admin namin dito. So kung sa amin sa Discord na ban kayo, dito kung magko-comment kayo na bakit ka na ban, so hindi ko alam, 'di ba? Pero ako guys, no, once na pumasok ka kasi sa Discord, huwag kang maglalapag ng message kung saan-saan. Pag pumasok ka sa Discord, tignan mo muna yung mga channel, no? Tignan nyo muna, no? Bago kayo mag-apply doon. Kasi minsan, no? Yun nga, natawa nga ako. May dalawang nagalit na sa developer. May dalawang nagalit na tawag nito. Na nag-a-apply sa RRPS. Tapos alam mo kung saan sila nag-apply ng application form bilang citizen. Doon sa EMS, no? Sa mga yan, kagaya ng trabaho namin, no, doon sa mga EMS sila nag-apply bilang citizen. So doon pa lang, no, at syempre anong mangyayari sa kanila, merong rules ang admin, no, at syempre sa dami-dami ng sumasali ng RRPS, no, syempre mahaba ang pila sa application form, 'di ba? Application as sa mga nag-i mean ang pila sa pag-a-apply, no,
sobrang atat na mga player maglaro ng RRPS, ganyan nangyayari, no? Hindi kayo nag-aantay sa mga hindi nakapag-antay at na maraming sinasabi sa RRPS. Alam niyo ako, 2.5 days ako nag-antay, no? At nag-abang ako ng ilang weeks para malaro ang RRPS kasi syempre may time na nakaano yung link, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal ako nag-antay sa RRPS para sabihin ko sa inyo. Nag-antay ako. So ito ngayon, meron na akong role, no? At unti-unti lang, no, pinapakita ko na kayang-kaya ko mag-roleplay, di ba? Yung iba nagsasabi na hindi naman nag-a-accept yung EMS, hindi naman nag-a-accept ang LSPD, ang FBI, hindi naman nag-a-accept kasi hindi nyo pa napapakita na maganda ang RP nyo, di ba? Kailangan magkaroon kayo ng patience sa sarili nyo. Kailangan unang-una sa lahat isipin nyo, hindi lang kayo yung player na nag-a-apply bilang citizen, bilang FBI, bilang kahit na ano, di ba? Hindi lang kayo yung player para sabing i-accept ka kagad at gawin ka kagad na magkaroon ng role, di ba? Hindi yung ganun, di ba? Meron tayong rules kasi ako bilang ako YouTuber ako at yun nga nagtuturo ako ng mga tutorial, no. Habang nag-aantay ako, nagpapakita ako ng magandang RP sa tao para at least kahit papaano magaya din ng ibang player kasi nangugulo, eh, 'di ba? 'Di ba? Last time gumawa ako ng video na tungkol sa mga non-RP gaming, no. At example, ito magpapagamot kayo, tatanungin ko kayo na paano ang sasagot mo sa akin, pabuhay, pahil. 'Di ba? Dapat hindi ganoon, 'di ba? Ang gawin mo pag tinanong kita, sumagot ka para alam namin kung anong gagawin namin. Siyempre, kung hindi ka RP gaming, i-heal ka lang talaga namin. Wala, 'di ba? Kasi siyempre kaming mga EMS, meron din kaming sinusunod na commands, 'di ba? May mga ano rin kami. Ta. 'Yun, siyempre tinuro sa akin ng ni Sir Rainy, ni Sir Alexis, 'di ba? 'Yun yung tinuturo sa akin. And 'yun nga, RP is RP, 'di ba? Kaya nga pinapadaan sa Discord at pinapa-apply kasi para alam niyo 'yun, para malaman at saka syempre mabasa niyo rin yung rules, 'di ba? At kahit di naman sabing rules, kung may common sense ka, alam mo yung RP, roleplay, 'di ba? Hindi ka pwedeng maglaro ng GTA 5 roleplay kung ganyan ka maglaro, 'di ba? And 'yun nga, mabalik tayo dun sa issue, no. Balik tayo dun. Kayo sa kabilang server, no, sa bagong server, no. Ang masasabi ko lang sana, matuto kayong mag-hard work. And matuto kayong mag-improve, gawin nyo, atupagin nyo kung paano kayo lalago, no? Pagandahin nyo. Kung talagang kaya nyo, no? At magaling kayo, hindi nyo kailangan na manira ng iba, no? At ipakita nyo na magaling kayo. Kasi yung ganyan, pagpapakitang arrogante yan, guys. Pagpapakitang arrogante at saka, wala, alam mo yun na patapon yung pamamaraan ng marketing, no? Yeah. Kasi kung talagang kailangan nyo ng pera, di ba? Kung kailangan nyo ng ano, gagawin nyo yung mga bagay-bagay na may improve yung mga minamarket nyo, di ba? Hindi pwedeng maninira kayo tapos magmamarket kayo para sa inyo, di ba? Yun nga, kasi walang ibang ginagawa yung aming developer at mga admin kundi mapa-improve yung game, no? Hindi nila ginagawa yung kagaya ng ginagawa nyo na naninira, no? So ngayon, syempre, nauna kayo, di ba? Kung magre-release kayo ng laro at ng server, mag-release kayo. Huwag na kayong manira na para sa inyo mapunta yung game. Ipakita nyo na maganda yung game nyo, di ba? Ako, kasi kaya nandito ako ngayon, kasi maganda ang RRPS, no? At, syempre, di ba? Tutulad ako sa mga, I mean, nagkakaroon ako ng respect kasi pinapakita din nila yung respect sa mga tao. Dapat ganun din kayo. Paano kayo tutularan ng mga player nyo kung ganyan yung attitude na ginagawa nyo? So, I hope na intindihan nyo. At yun lang, at maraming salamat.